see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Dito may mobile PR din sila dito kasi yung circle yung uuhanan natin ng drone shot kanina circle. So may mga naninirahan din pala dito sa loob mismo area. Napakalawak nito. May mga nakatira dito. Sa akin mga lodi, first time ko din makapasok dito sa Manila South Cemetery na to. So, ngayon ko lang din na paano ko niya kung ano pictura. So, napakalawak pala nito. Parang tabok nito. Ano eh, ang laki ng tabok nito. Ang ganda po pinanggal niya. Dulo-dulo, square kasi ito, square. Residential na ito.
gabi dito mga lods, tatapos din kasi grabe luwang eh. Although may mga nakatira, kaso nga lang kung mag-isa ka dito ng gabi, kapadpad ka dito. Tapos napaka kikilabutan mo rin. Ang dami mga puno. Talahiban talaga. Sa Pangasinan kasi nilalagay din yung cemetery sa mga paanan ng bundok. Dito kalsada na yan, itong gilid natin yun. Kalsada na aalog dito. Shout out sa mama ko. Lalabas ka sa Facebook, YouTube. Hey, babay na nga. Magpaalam na nga. Shout out sa mama ko. Yan yung mga bata dito. Nakipag-pintuan muna sila. Sumala lang yung mga puno dito. Yan, nakataasan. May second floor kayo na sila yun. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Pwede natin kalsada na eh, papuntang Makati agad eh. Ay grabe, ang daming ano dito. Dikit-dikit na. Hanggang doon sa dulo. Time check tayo, 6:56 PM yung oras natin. So dito may mga nagtitinda din, mga nagtitinda. Malulusog yung mga puno dito mga lods. Tataas at ang ano ng mga dahon. Sagana sa ano to.
pataba. Ganyan, ganyan pagka sagana sa pataba yung ano, lupa. Sa ngayon, yun ha, ang dami pa, patong-patong. Ngayon, ano na, October 29 na, malapit ng disperas ng Ulba. So, mapapansin natin, sa ngayon, wala pang halos tao dito sa Manila South Cemetery. Gawa ng ano siguro? Gawa ng dumaang bagyo, hindi pa na busy pa yung mga iba. Kasi kasuhin yung mga ano nila, kanya-kanya nilang buhay. Kasi nga, yung mga nasa lanta, siyempre hindi nila maasikaso ngayon yung mag punta sa cemetery. Siguro sa mga ano, itong Vesperas Undas, yung iba hindi nagigisabay yan. Yung iba, ano na yan, lampas, pagkatapos na ng Undas sila magpupunta at naglilinis ng mga lapida at mikdo at mga ano, mutilig. Dito may mga ano rin ba? May mga nakatira na talaga. Naalala ko nung mga kabataan ko, kabataan namin datang 90s, yung mga ganito na doon na kami sa cemetery, nagtitinda kung ano-ano, ice candy at mga kandila, yung mga pinagkakaabalan natin mga bata. Tapos nag-iipon kami ng mga tunaw na mga kandila, yun, nag-iipon kami. Lawak. Pasukay natin ito. Kamusta po? Kamusta po ito? Kaunti pa nagpupunta atin, no? Ngayon. Okay naman dito, pagka tumira ka dito sa cemetery, peaceful to dito. Tahimik lang dito. Kaso nga lang nga, yan, mga nasa paligid ko, mga puntod, mga nicho, mga musileyo. So siguro pagka nasanay ka dito, sanay ka, hanggang dito ka na nakapira talaga. Nakakaligaw. Magka pabuhan ka lang, maliligaw ka dito. Ang dami. Siguro, ilan kasi yung entrance dito? Ang alam ko na entrance dito nasa 5-6. O mahigit pa, iba-ibang entrance points niya. Ganda lang yung may parang ito yun. Ganda. Ang kain niya komodit nito, nasa na 1,000 to mga lods. Sabihin nyo lang natin sa ano natin, estimate natin 30 to 50,000 na tao kayang i-accommodate itong area. So, ginawa ko tong vlog na to mga lods kasi nga hindi tayo nakauwi ng province at yun nga, hindi tayo nakauwi, dito na lang tayo mag mag-iipot-ipot, mag-i-explore sa mga cemetery dito sa Metro Manila para kahit pa paano
makarelate tayo sa anong onda na darating itong November 1 and 2. All Souls Day na and November 1, All Saints Day, November 2. Ayan. Doon, kapader, ano na yan eh, yung dinadaanan natin papuntang Circuit Makati, yun na yun. So ngayon yung ano dito, may mga locals dito na nakatira na dito. Umbrella. Ang pagkakalam ko nung bata ko, yun yung mostly tinatamin sa mga cylinder ito, umbrella trees. Yan, yung malalaki yung dahon. Tapos mga puno ng mangga. Yan, sagana yan sa ano, sagana sa pataba. Yung umbrella tree kasi pagka tumanda yan, napakalawak ng area na kanyang pwedeng maliliman kasi nga mahaba yung sanga niyan. Tapos hindi siya namumunga. Hindi siya namumunga. Ito yung mangga, oh. Napaka-ano niya, oh. Puro ng mangga. Tapos balete, oh. Yung mga mutilimil, oh. Mga bahay ng mga puntod yung lalaki, nagtataasan yung mga second floor. Gaganda ng kanila o bahay ng kanila, pwede ka talagang tumira. Pwede ka tumira o parang bahay na talaga siya. Dito parang mababang parte, eh. Tapos may mobile. Ah! May ano dito pala? Islamic. Kaya napakalawak. Ito o. Ano. Manila Islamic Cemetery ng mga Muslim ko itong area na ito, saka iba siya. Dito na, subukan natin magpalipad ng doon dito. Maganda yung spot. Dito tayo, papalipad tayo ng zone dito. Dito mismo. Malog. The light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight.
Kuya, mga lods na ano dito, tagalinis. Parang ano siya, anong tawag sa inyo, kuya? Caretaker dito sa mga nicho, mga musileo dito. Dito sa Manila South Cemetery. So kuya, baka may gusto kayong shoutout. Matiin. Kamusta po sa inyo? Magandang umaga po. May kamag-anak kayo sa malalayo. Kamusta inyo sila? Meron po. Anak ko po sa Olongga po. Olongga po. Pangasinan ngayon, malapit ng magkalapit ng daan. Diana, hindi ko maayos kagad yung GCash eh. Kasi ito wala rin ako pero panggastos. Kung may time ka, pumunta ka na lang dito, lumuwas ka rito para maayos na natin yung ano, kasi na dyan lang daw pa sa ano yan eh. Rockwell. So yun yung mensahe ni Kuya. Anong pangalan niyo, Kuya? Mario po. Si Mario, Kuya Mario na caretaker dito sa Manila South Cemetery. So yun, thank you po, Kuya. Maraming salamat po. Sige po. So let's go. So si Kuya Mario. Bye po, Kuya. Nakilala natin dito, caretaker dito sa Manila South Cemetery. So tara. Larga na tayo. So yun, yun yung adventure vlog natin dito. Exploration dito sa Manila South Cemetery, mga lods. Pasukin natin tong gitna. So napakalawak nito talaga. Yun oh, may looban pa dun oh, parang garden. Ay, may tae ng aso. May bata. So kung bago ka lang pala sa ganit, sa aking YouTube channel, sa ganitong mga videos, mga lods, click nyo na lang po yung subscribe button at click nyo na rin yung notification bell para updated po tayo lagi sa ating ina-upload na videos, random videos, adventure travel vlog at iba pa. So, i-exit na tayo.
mag-exit na tayo dito. So next destination natin is dun sa Manila North Cemetery naman, dun sa may Caloocan ba yun? Covered ng Caloocan at Manila. So dun tayo mag-explore sa susunod nating video. So dito malalaki yung Masileo dito. May ambulance pa din pala dito. In case na may emergency, may ambulance sila at mediko, mga lods. So exit na tayo. Tama na yun. Exit na tayo dito. May mga ano naglilinis, mga ang alam ko mga ano yan eh, LGU, mga LGU, mga tupad. So dito yan, dito yung kalsada na dinadaanan natin. Ako pag nasa loob ka talaga ng Manila South Cemetery, mga lods, hindi mo talaga yung tahimik talaga, hindi mo talaga mapapansin na nasa ano ka lang, Makati ka. Yan yung ano niya, oh, dulo niya, dulo-dulo. Sabi ni Kuya, yung nakausap natin, nasa 24 hectares ang laki itong Manila South Cemetery. 24 hectares, biruin mo yun. Napakalawak na area. So time check muna tayo, mga lods. Time check natin, 7:45 in the morning, October 29, 2024, Tuesday. So ganito, ano na siya, busy na, busy. Tapos may pinagkahandaan tayo. May bagyo na talaga. Tropical storm, typhoon. Si Leon. Pagkatapos ng bagyong Christine na babae, sumunod is yung Leon naman, Leon, lalaki naman. Ayun, kaya ganito yung panahon. At sa mga oras ng gabi, ganon, maglalanpol na po ata. Sana, wag naman sana, yung Typhoon Leon sa may parting North Isabela, Batanes, Cagayan, yan. Yan yung nakukovered ng typhoon. So yan yung panahon, no? Nagbabadya na ang sama ng panahon. So yung mga bago nating subscribers na nasa screen, shout out na lang sa inyo. Yung nakapaskil sa screen, shout out na lang. At yan, maraming salamat po, shout out po sa lahat ng aking subscribers, sa mga bagong subscribers, at yung mga nagko-comment sa ating mga in-upload na videos, ilalagay natin dito sa taas ng screen. So malapit na tayo, dito ko na malapit ng putulin ang ating video sa ating content for today. So nasa Circuit Makati na tayo, habaan ng dating ano, Santa Ana Racetrack, yung karirahan ng mga kabayo. Dito, ito yun, naging Circuit Makati na siya. So dito ko na tatapusin yung ating for today's video, mga lods, mga lodi. Keep safe lagi po, at lagi tayong mag-ingat, at God bless po sa ating lahat. So peace out, peace.
I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape.